देखो ना ने दिल गा। Julian's point of view. Saan ngayon ang punta mo, Julian? Wika ni Marco habang pinupunasan ang dugo sa ilong niya dahil sa suntok ni Rico. Hindi ko alam, Marco. Siguro iuwi mo na lang ako sa bahay namin. Kailangan kong magpaliwanag kay Mama at Papa. At baka nag-aalala na rin sila dahil wala pa silang alam sa mga nangyayari. Nangingilid ang mga luhang wika ko sa kanya. Okay, naintindihan ko, Julian. Manong, diretso nyo na po kami sa airport. Wika ni Marco. Wala kaming pag-uusap sa buong biyahe namin dahil hindi ko na kaya pang magsalita. Sobrang bigat ng dibdib ko. Pagkahatid ni Marco sa akin ay agad na sinalubong ako nila Mama at Papa. Umiiyak na niyakap ko sila. Anak, what happened? Wika ni Mama, hindi ko alam kung kaya ko bang sabihin sa kanya ang lahat ng mga nangyari, ngunit wala na akong choice dahil siguradong hindi nila ako tatantanan. Mama! Wala pa rin, kaya tahan na. Shh! Tahan na. Kung ano man ang problema niyo, maayos niyo din yan, anak. Mahinahon na wika ni Mama. Humiwalay ako ng yakap sa kanya. Hindi po, Mama. Dahil magkakaanak na siya sa ibang babae. Humihikbi na wika ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Julian? Nagpipigil at nag-aalalang wika ni Papa. Magkakaanak na po sila ni Marie Papa. At sino si Marie anak? Usisa ni Mama na patuloy na hinahaplos ang aking buhok. Matagal na po siyang girlfriend ni Rico, Mama. Kaya naisip kong baka may mas karapatan si Marie kay Rico. Dahil nauna silang magkakilala kesa sa akin, Mama. Anong sinasabi mo, Julian? Hindi namin maintindihan. Enrico, hayaan muna natin siyang magpahinga. Bukas na lang ulit natin siya kausapin para mas malinaw ang lahat, ha? Pakiusap ni Mama. Napabuntong hininga si Papa ngunit kaagad din siyang tumango. Pagkatapos ay sinamahan na ako ni Mama na umakyat sa kwarto. Kumain ka na ba, Julian? Opo, Ma. Magpapahinga lang po ako. Sagot ko. Pagkatapos ay iniwan na niya ako sa kwarto. Ang totoo, hindi pa talaga ako kumakain, kaya lang wala akong ganang kumain. Namamanhid na rin ang aking katawan dahil sa pagod. Tuluyan na akong humagulgul pag alis ni Mama. Hanggang sa napagod na ako sa pag-iyak. Ang tanging nais ko na lang ay makalaya sa lungkot na lumulukob sa aking puso. Uyak, alak lamang ang pumuna sa natira. Kung alaalang di kumupas. Tatlong oras na ang nakakaraan mula nang makabalik ako sa bahay namin. At inabot na ako ng alas 5 ng umaga ay hindi pa rin ako halos makatulog. Naiidlip man ako pero bigla na lamang akong nagigising. Nanghihina akong bumangon sa kama at nagtungo sa kitchen para uminom ng tubig. Babalik na sana ako sa kwarto nang marinig ko ang boses ni Rico. Julian! Julian! Nakahiga! Nag-umpisa na namang magunahan ang mga luha ko dahil sa pagtawag ni Rico. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin dahil hindi ko kayang makita siya. Julian! Julian! Malakas na tawag ni Rico. Napahawak ako sa aking dibdib habang nasa likuran ng pinto. Hindi ko akalain na susunod agad si Rico pag uwi. Bubuksan ko na sana ang pinto nang pigilan ako ni Papa. Pa! Umiiyak na wika ko sa kanya. Nasa tabi din niya si Mama. Nagising siguro sila dahil sa ingay ni Rico. Lumabas si Papa sa pinto at nagpaiwan si Mama para samahan ako. Anong ginagawa mo dito, Rico? Narinig kong wika ni Papa. Papa, andyan po ba si Julian? Please, buksan niyo po ito.
Gusto ko po siyang makita at makausap. Pakiusap niya kay Papa. Ayaw kang makita ng anak ko, Rico. Kaya itigil mo na ang ginagawa mo. Papa, kailangan ko pong magpaliwanag kay Julien. Mali po ang iniisip niya. Wala na po kaming relasyon ni Marie. Hindi na ako nakatiis sa kasinungalingan ni Rico, kaya lumabas na ako ng bahay para harapin siya. Julien! Please, pakinig ka sa akin. Ikaw ang mahal ko, hindi na si Marie. Maniwala ka sa akin, please. Humarap ako sa kanya pero hindi pa rin ako lumalapit sa gate. Rico, pati ba naman sa harapan ng papa ko magsisinungaling ka? Ako na mismo ang nakakita ng lahat, Rico. Masaya kayo ni Marie habang tinitignan niyo ang mga damit ng magiging anak ninyo. Ano pa bang paliwanag ang sasabihin mo? Napakasinungaling mo! Business conference? Pero ang totoo, dinala mo si Marie sa Davao para magbakasyon. At ano pa sa tingin mo ang hindi ko alam, Rico? Ang condo unit na binili mo para sa kanya na sa tuwing nawawala ka, ay dun ka nagpupunta? Ano pang kasinungalingan ang sasabihin mo, ha? Walang hiya ka. Saan kahit saglit pwede bang mawaka? Hindi ko na napigilan ang umiyak. Habang hawak ako ni Mama, masakit na malaman nila Mama at Papa mula sa akin ang katotohanan. Dahil alam ko nagtiwala sila kay Rico. Enrico, saan ka pupunta? Napatingin kami kay Papa dahil bigla na lamang siyang lumabas ng gate at inundayan ng suntok si Rico. Tama na, Enrico! Sigaw ni Mama. Kahit ako hindi ko alam paano sila pipigilan dahil nakikita ko kay Papa ang galit sa mga mata niya habang patuloy na sinasaktan si Rico. Pa, tama na. Tama na po. Sambit ko kay Papa. Hindi ko alam kung maawa ba ako kay Rico dahil sa ginagawa sa kanya ni Papa. Dahil nangingibabaw pa rin ang galit na nararamdaman ko. Enrico, tama na yan! Please! Sigaw ulit ni Mama. Walang hiya ka! Pinagkatiwala ko sa'yo ang kaisa-isa kong anak tapos ganito lang ang gagawin mo! Galit na wika ni Papa. Muli niyang nilapitan si Rico. Hanggang sa unti-unti na akong makaramdam ng kakaibang sakit. Binibining natutulog sa... Julien, bakit? Anak, anong nangyayari? Napahawak ako sa aking tiyan dahil sa nararamdaman kong matinding sakit. Ma, ang sakit! Ma! Napaupo na ako sa semento. Dahil sa nararamdaman kong sakit sa tiyan, pakiramdam ko ay unti-unting hinahalukay ang tiyan. Enrico! Ang anak natin! Julien! Anak! Sumandal ka, hayaan. Hindi ko na alam ang susunod na nangyari dahil unti-unti na akong nawalan ng malay. Ilang araw na Rico's point of view. Julien, nakita ko na lamang na wala na siyang malay. Mabilis akong iniwan ni Papa Enrico upang puntahan si Julien. Ngunit pinigilan ako ng guard na pumasok. Julien! Isinakay nila si Julien sa kotse at mabilis na pinaandar ni Papa ang kotse. Kahit puro bugbog at sakit ng katawan ang nararamdaman ko, ay pinilit kong mag-drive upang sundan kung saang hospital dadalhin si Julien. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang kalagayan niya. Nakasunod lang ako sa kotse ni Papa lulan si Julien kasama din si Mama. Pagkarating sa pinakamalapit na ospital, ay kaagad ipinasok sa emergency room si Julien. Pagkatapos kong ipark ang kotse, ay nanatili muna ako sa loob. Kinakabahan ako ngunit wala akong magawa kundi maghintay, dahil baka magalit lang lalo sa akin ang mga magulang niya. Hindi ko alam kung ilang oras na akong naghihintay sa labas, ngunit sapat na yun para pagsisihan ko ang mga nagawa kong kasalanan. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ko.
Wala sa sarili na sinagot ko ang tumatawag sa akin. Rico! Pa, anong kalukuhan itong ginawa mo? Papa, I'm sorry. Magpapaliwanag ako. Wika ko sa kanya. Siguro ay may ideya na si Papa kung ano ang nangyari sa pagitan namin ni Julien. Huwag ka sa akin mag-sorry, Rico. Kasalanan mo ang lahat. Pati ang magiging baby niyo sana ni Julien ay nadamay dahil sa kalukuhan mo. Natigilan ako sa narinig. Hindi ako makapaniwala. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na yelo. Buntis po si Julien? Hindi mo alam? Oh my God, Rico! Anong klase kang asawa? Hindi ako nagulang sa pagpapalaki ko sa'yo. Pa, I'm sorry. But for now, I have to see my wife. Hayaan mo na aking paglaruan. Apoy na... Narinig ko pa ang pagtawag niya sa akin ngunit tuluyan ko nang ibinaba ang tawag niya at mabilis akong bumaba sa kotse. At pumasok ako sa ospital. Ngunit nakita ko si Julien na hila-hila ang hinihigaan niyang stretcher. Pa, saan niyo siya dadalhin? Ano pong nangyari sa kanya? Hinarap ako ni Papa. Ngunit isang mabilis na suntok ang tumama sa mukha ko. Pag may mangyaring masama sa anak ko, hindi kita mapapatawad! Pa! Wala na akong nagawa kundi tanawin ang papalayong si Julien papasok sa operating room. Kahit dumudugo ang aking labi, ay hindi ko ininda dahil wala akong ibang gusto kundi manatili sa tabi ni Julien. Okay lang po ba kayo, sir? Wika ng nurse na lumapit sa akin. Miss, bakit siya dadalhin sa operating room? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Umaasa ako na hindi yun ang maririnig ko, ngunit nagkamali ako. Kailangan po niyang operahan dahil hindi na humihinga ang baby sa sinapupunan niya. Sige sir, maiwan ko na po kayo. Nanginginig ang mga paa kong napaupo sa waiting area. Hindi ko akalain na nagdadalang tao siya na magkakaroon na kami ng anak. Ngunit babawiin din agad sa amin dahil sa kasalanang nagawa ko sa kanya. Enrico, kawawa naman ang anak natin. Bakit nangyayari ito sa kanya? Bakit nagawa ito ni Rico? Umiiyak na wika ni Carmen habang hawak ang kamay ni Julien. Wala pa rin itong malay. Nasa private room na sila at inaantay ang pagising ni Julien. Hindi ko alam, Carmen. Kasalanan ko to. Ipinakasal natin si Julien sa lalaking hindi siya mahal. Akala ko ay matutunan din nilang mahalin ang isa't isa. Ngunit nagkamali ako. Napaupo si Enrico sa sofa. Narinig ni Rico ang sinabi ng papa ni Julien, kaya kahit masakit sa kanya, minabuti niyang pumasok. Pa, bakit ka nandito? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa anak ko? Mariing wika ni Enrico. Lumapit si Rico at lumuhod sa harapan niya. Pa, ma, patawarin niyo ko. Kasalanan ko ang lahat. Oo, magkakaanak na kami ni Marie. Siya ang girlfriend ko bago niyo pa kami ipakasal. Ano? Nilingon nila ang pintuan dahil bumukas ang pinto. Rico, anak, bakit mo ito ginawa? Umiiyak na wika ni Linda kasama niya si Conrad na pumasok sa pinto at matalim lang ang tingin sa kanya. Bago kami magpakasal ni Julien, may kanya-kanya kaming kasintahan. Ngunit dahil ayaw namin nasuwayin kayo, nagkasundo kaming magpakasal at maghiwalay din pagkatapos ng isang taon. Ano? Nakatuon kay Rico ang atensyon nilang lahat dahil sa sinabi nito. Hindi sila makapaniwala na ginawa iyon ng mga anak nila. Ngunit wala nang magawa si Rico kundi sabihin ang totoo upang kahit paano ay mabawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman. May karelasyon kami pareho. Ngunit niloko siya ng boyfriend niya kaya napalapit kami sa isa't isa. Handa na sana akong talikuran si Marie dahil natutunan ko nang mahalin siya at alam kong mahal din niya ako. Ngunit buntis si Marie. Hindi ko pwedeng iwan ang obligasyon ko para sa bata.
dahil anak ko siya. Kaya ginawa ko ang lahat para mapanagutan ang anak namin ni Marie. Sa kabila noon, mas pinili ko pa rin si Julian dahil siya ang asawa ko. Ngunit natakot ako na baka iwan niya ako kaya inilihim ko sa kanya ang lahat. Hindi ko ginusto na aabot kami sa ganito. Hindi ko rin alam na nagdadalang tao siya. Mahal na mahal ko si Julian. At inaamin ko ang lahat ng kasalanan ko sa kanya. Pero pakiusap, huwag niyo po siyang ihiwalay sa akin. Pakiusap. Na aking paglaruan, apoy ng iyong labiyo para lumad. Nagmamakaawang wika ni Rico sa papa ni Julian. Lumapit si Linda at niyakap ang anak. Napabuntong hininga na lamang si Conrad sa narinig. Hindi ikaw ang magdidesisyon yan, Rico. Sa pagkakataon na ito, hahayaan ko si Julian na magdesisyon para sa relasyon niyo. Dahil ikaw ang nagloko at nawala ang magiging anak sana ninyo dahil sa'yo. Pa? Julian anak, mabuti at gising ka na. May masakit ba sa'yo? Nagugutom ka ba? Nag-aalalang wika ni Carmen. Anong sinasabi ni Papa? Anong magiging anak? Nangingilid ang luha ni Julian dahil hindi malinaw ang narinig niya mula sa kanyang ama. Napahawak siya sa kanyang tiyan dahil may naramdaman siyang kirot na hindi niya alam kung saan nang gagaling. Bakit ako nandito sa ospital? What happened to me? Naguguluhan na tanong niya. Julian, I'm sorry. Nang dahil sa akin na wala ang anak natin. I'm sorry, Julian. Sorry. Umiiyak na wika ni Rico. Tahan na, sumandal ka. Buntis ako? Hindi makapaniwala na wika ni Julian. Kaagad na lumapit si Enrico sa kanya. Anak, magpahinga ka muna. Anong nangyari sa baby ko? Okay lang po ba siya? Malusog ako kaya sigurado akong okay lang siya, Papa, di ba? Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Maliit na tiyan. Anak, wala na siya. Kinailangang tanggalin siya dahil wala na siyang heartbeat. No! No! Hindi yan totoo, Mama! No! Hindi yan totoo. Sumandal ka. Hayaan. Julian. Sambit ni Rico. Nagtangka siyang lumapit upang yakapin si Julian. Huwag kang lalapit. Umalis ka. Huwag kang lalapit. Julian, huminahon ka anak. Baka mas makasama sa iyo. Wika ng kanyang papa. Hindi na napigilan ni Julian ang pumalahaw ng iyak dahil hindi niya akalain na mangyayari sa kanya ang lahat. Mas makakabuti kung umalis muna kayo para makapagpahinga ang anak ko. Pakiusap ni Enrico sa mga magulang ni Julian. Pero pa, tutol ni Rico, naawa siya sa kalagayan ng kanyang asawa. Umalis muna tayo anak, hayaan muna natin siyang magpahinga. Wika ni Linda. Walang nagawa si Rico kundi sundin ang ina dahil hindi na rin niya kayang nakikitang nahihirapan at umiiyak si Julian. Yan ang iyong mga kamay at daliriha, bandahan. Rico's point of view. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagkawala ng anak namin ni Julian. Kung hindi dahil sa ginawa ko, buhay pa sana ang magiging baby namin. Kung hindi sana ako naglihim sa kanya, hindi ko sana siya nasaktan at hindi sana siya nagdurusa. Nilunod ko ang aking sarili sa pag-inom ng alak. Hindi ko matanggap na wala akong magawa, kundi ang alalahanin ang umiiyak niyang mukha. Nakabalik na si Marie kasama si Rod, at naiuwi na siya sa kondo.
kaya mas pinili kong umuwi dito sa bahay upang antayin si Julien. Umaasa ako na dito siya uuwi at babalik din siya sa akin. Maya-maya ay may narinig akong kotse sa baba. Halos patakbo kong tinungo ang baba, ngunit sila mama at papa ang bumungad sa akin. Ganyan na lang ba ang gagawin mo? Maglasing maghapon at magdamag? Sa tingin mo ba mapapatawad ka ni Julien sa ginagawa mo? Mahinahon na wika ni Papa. Pa, anong plano mong gawin? Seryosong wika ni Papa. Akala ko hindi niya ako maiintindihan. I want her back to me, Pa. Hindi ko kaya na mawala siya sa akin. Gagawin ko ang lahat, mapatawad niya lang ako. Sagot ko sa kanya. And how about Marie at ang magiging anak niyo? Tanong ni Mama. Paninindigan ko pa rin po ang anak namin ni Marie at susuportahan ng bata. Wika ko kay Mama. Win her back, Rico, and prove to me that you're responsible father sa batang dinadala ni Marie, and ask for forgiveness, not only kay Marie, lalo na kay Julien na asawa mo, Rico. Nagkaroon ako ng kaunting pag-asa dahil kay Papa. Maya-maya ay nagpaalam na rin sila. Nagpasya akong tumawag kay Marie para kamustahin siya. Kinabukasan maaga akong nagayak, bumili ako ng isang bouquet ng roses para kay Julien at inilagay ko sa passenger seat. Papunta na ako ng ospital nang tumawag si Papa. Rico, nasan ka na? Malakas na boses na tanong ni Papa sa kabilang linya. Papunta na po ako sa ospital, Papa. May nangyari po ba? Kinakabahan na tanong ko sa kanya. Si Julien, isasama nila Carmen at Enrico sa California. Baka mahabol mo pa sila. Ang pagkakaalam ko ay 10 ng umaga ang flight nila. Baka nasa bahay pa sila ngayon. Wala na akong sinayang na oras. Alas 7 pa lang ng umaga, isang oras lang ang layo ng airport mula sa bahay nila Julien. Sigurado akong maabutan ko pa sila. Paglaruan, apoy ng iyong labiyo para luman. Ilang araw na nakahigan.